ng si Eugene sa pagtangka niyang mailigtas ang isang bata. Nalaman niya sa pagiging multo na may pag-asa pa siyang muling mabuhay sa tulong ni Charlene, ang taga-subaybay ng mga kaluluwa. Hindi siya makapaniwala, pero nang makita niya ang mga nagmamahal sa kanya, pumayag siya na sumailalim sa pagsubok para muling mabuhay at makabalik sa piling nila. Si Jericho, isang bagong kaluluwa. Sandali lang, Charlene! Saan pa tayo pupunta? Sa kabilang daigdig. Ha? Paano? Ipapakilala kita sa isang taong magpapaliwanag sa'yo ng mabuti ng pagsubok na daraanan mo. Sino ba yun? Kung gusto niya ako makausap, siya ang dapat pumunta dito sa akin, ha? Yama ang pangalan niya. Sino naman niyang si Yama? Makinig kang mabuti. Isang beses ko lang itong sasabihin. Magbigay ka ng galang kay Yama. Bago ka muling mabuhay, mapupunta ka muna sa mga apoy. Nagpapatawa ka ba? Babalik na lang ako! Anong lugar ito? Mukhang napakahiwaga. Ayun na. Ah. Iyan ang daan papunta sa kabilang daigdig. Ha? Huh? Ah! Ang laki! Si Charlene po ito! Pakibukas naman po! Ha? Ano yan? Tayo na! Ha? Sandali! Paano kung matalo ako? Hindi na ako makakabalik? Pero hindi. Kailangan lumaban ako. Kailangan kong gawin ng lahat para magtagumpay ako, hindi ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi ka tumitingin. Wala. Si Charlene po ito. Kasama ko na po ngayon si Eugene. Sige, tuloy kayo. Delikado na raw ang lagay ni Mr. Chen. Hindi pa naman niya oras na. Ano bang gagawin ko dito? Ang gulo-gulo naman itong mga papayas na ito. Hindi ko na maintindihan. Anong lugar ba ito? Opisina o palengke? Yama, nandito na po kami. Wala! Dito! Nandito ako! Huh? Ito ako! Ha? Siya ba si Yama? Maligayang pagdating! Tumuli kayong dalawa! Kasama ko na po siya. Siya po si Eugene. Ano ka ba, Eugene? Magbigay galang ka, patiin mo siya. Hoy, Charlene, huwag mo nga akong lolokohin. Ano ka ba? Hindi kita lolokohin! Ibig mo sabihin sa akin na ang bata ito ay si Yama? Huwag mo siya ituturo! Natatakot pa naman ako. Ang totoo niyan, anak ako ni Yama. Ako, si Jericho. Kahit na mukha akong bata, mas matanda ako sa'yo ng 50 taon, kaya dahan-dahan ka lang! Hindi ka naman mukhang matanda sa akin, ha? Ay, lalang mo siya! Kaya lang nakikita mo, marami akong ginagawa dito. Kaya, tidiretsuhin na kita, Eugene. Ito ang pagsubok ng daraanan mo! Tignan mo! Hindi ba't itlog yung hawak mo? Kailangang ingatan mo ang itlog na ito. At kapag napisana, kailangang palakin mo ang batang lalabas dito. Ano pang klaseng bata ang lalabas sa itlog na yan? Hindi basta ordinaryong bata ang lalabas sa itlog na ito. Ito ay itlog ng espiritu ng halimaw. Lumalaki sila at lumalakas ang kapangyarihan. Kapag napapasa kanila ang enerhiyang nanggagaling sa kaluluwa ng isang tao.
Batay sa kaluluwa ng isang tao, maaaring maging mabuti o masama ang kakalabanin nito. Kapag ang iisipin mo ay maglalabas ng kasamaan, lalabas ang isang napakasamang halimaw, kakainin ka nito, yun na ang katapusan mo. Imposible ka nang mabuhay at makabalik pa sa inyo. Kaya't kinakailangan mo ang dagdag na pag-iingat. Pananatiliin ko ang tibok ng puso na iyong katawan, kaya't sa iyo nakasalalay ang iyong tagumpay. I can't believe I did that. Yusuke, I'm afraid you don't have time for reflection. Koenma said that until the ordeal's finished, he'd keep a pulse in your body, but that won't help if it's cremated at the funeral. Ah! I forgot! Can't very well be alive if you don't have a body. Hindi ba, Eugene? Huh? Pupuntahan ko na! Bakit, Eugene? Pero paano ko gagawin ito? May paraan ba para makausap ng isang multong katulad ko ang isang tao? Meron! Sige nga, papano? Sa tabi na higaan ng isang tao. Higaan? Oo, ang mga pumanaw na ay lumalabas sa mga paliginip ng tao. Doon mo sila makakausap. Sige, tara na. Hindi! Bakit? Bakit ka namatay, Eugene? Bakit aksidente pa? Hindi ka kasi nag-iingat. Paano na ako ngayon? Nag-iisa na ako! Wala na ako kasama! Anong gagawin ko ngayon? Anong nangyayari? Hindi siya pwede. Nakainom siya. Paano na to? Sino kaya? Ah, alam ko na. Pupuntahan ko si Jenny. Ang linis-linis ng kwarto ni Jenny. Hindi tulad ng kwarto ko. Ang daming kalat. Ayan, tulog siya. Umiiyak siya. Eugene! Itay! Itay! Eugene! Itay! Pwede ba, Jenny? Tumigil ka sa kaiiyak mo. Sandali lang ako mawawala. Babalik ako. Pangako yan. Maghintay ka lang. Eugene? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Ang bigat. Ha? Pakisabi nga kay Mami na babalik ako. Huwag nilang ililibing ang katawan ko. Dahil babalik ako sa inyo. Pangako yan, Jenny. Pangako! Jenny, huwag mo sanang kalilimutan. Ayokong makitang malungkot ka, Jenny. Eugene! Nagpakita siya. Kinausap niya ako sa panaginip ko. Ah, hindi yata panaginip yun ah. Napanaginipan ko si Eugene. Nakikipaglaban daw si Eugene sa mga halimaw sa kabilang daigdig at naging pinuno pa siya ng mga ito. Nakakatawa, di ba? Tita Victoria? Jenny, nakita mo rin ba? Ha? Si Eugene sa panaginip? Hindi pa. Inaalala ni Jenny ang nararamdaman ng mami mo, kaya wala siyang masabi sa kanya. Paano na yan? Mahirap paniwalaan ang panaginip. Charlene, anong gagawin ko? Pag hindi sila naniwala, ililibing na nila ang katawan ko! Ewan ko.
Charlene, anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng maghintay na lang hanggang makatulog sila. Ano bang gagawin ko, ha? Oh, sige, Eugene. Gamitin na natin ang huling paraan. Huling paraan? Kakausapin mo ulit si Jenny, pero hindi sa panaginip. Sasalib ka sa katawan ng iba. Sasalib ako sa katawan ng iba, tapos kakausapin ko si Jenny? Yun na nga. Kahit sino ba, pwede. Hindi. May kailangang sundin ka. Kailangang sumalib ka lang sa taong pinakamalapit sa'yo at malakas ang paniniwala. At sino naman ang taong may malakas na paniniwala? Ha? Bakit, Alfred? Anong nangyayari sa'yo? Nilalamig ako. Bakit? May sakit ka ba? Wala. Pagkaraniwan ba talaga yan sa kanya? Ano? Maaaring nakakaramdam siya na may espiritu sa paligid natin ngayon, hindi ba? May multo. Kapag ganito nararamdaman ko, makakakita ako ng kaluluwa. Para ako nakulong. At hinahabol ang multo ng isang matandang babae. May masamang mangyayari sa akin. Si Alfred? Aba, nakapagtataka. Nandito na naman ang multo sa paligid natin. Totoo ba yan? Yung matandang babae ba sinasabi mo, Alfred? Hindi. Siguro aso o pusa lang. Basta mahinang multo lang. Ano? Lagot ka sa akin! Hindi! Hindi ko gagawin! Sino sasanin sa katulad ni Alfred? Oh, sige. Kung ayaw mo, ililibing ka na! Malapit na! Alfred, ano nangyayari sa'yo? Ano yung ginagawa mo? Alfred, gising! Ngayon, pwede ka nang sumalip sa kanya. Oh. May isang oras ka lang simula ngayon hanggang sa paglubog ng araw. Hindi kakayanin ni Alfred ang higit pa sa isang oras. Kapag nabigo ka pa dito, wala lang iba pang paraan. Wala na. Oh. Buhay na uli ako! Buhay na uli ako! Gising na si Alfred. Tumabi kayo rin! Nagmamadali ako! Ano daw? Ano sabi niya? Sayang oras! Ang oras! Si Jenny! Nasaan si Jenny? Nasaan siya? Bakit? Sino ka ba? Nagmamadali ako! Nasaan si Jenny, ha? Wala dito si Jenny! Ako po ito! Si Eugene! Ako si Eugene! Ano ka ba? Gwapo si Eugene! Hindi katulad mo! Niloloko mo ba kami? Oo nga naman! Tsaka wala na si Eugene! Na-aksidente siya at hindi na nakaligtas! Sino ka ba para lokohin kami ng ganito? Ha? Sino ka? At hindi magandang biro ito! Hindi mo na ginalangan na matay! Lumabas ka na! Lumabas ka na! Iba lang isura ko, pero ako si Eugene! Lumabas ka na! Huwag ka nang babalik dito! Wala na akong oras magpaliwanag. Hindi naman sila naniniwala. 15 minutos na ang lumipas. Teka, si Jenny! Saan siya nagpunta? Ikaw si Alfred. Taga dyan ka sa kabilang eskwelahan, hindi ba? Hindi! Akala mo lang ako si Alfred, pero hindi ako si Alfred! Ako si Eugene! Ha? Ano bang sinasabi mong hindi ikaw si Alfred, ha? Wala na akong panahon para sa inyo! Saka na lang tayo mag-usap! Aba, hindi pa tayo tapos! Pwede ba umalis na kayo sa daanan ko? Lalabang ka! Talagang matigas ka! Ang lakas ng suntok niya! Parang suntok ni Eugene! Kailangan ko yata na doktor! Sinasayang niyo lang ang oras ko dito ah! Alfred, bumalik ako para singiling ka! Magbabayad ka ngayon!
Ang dami namang kalaban nitong si Alfred. Umanda ka! Tumabi kayo! Oras. Nasaan kaya si Jenny? Ha? Ang mga kaibigan ni Jenny? Ayos. Sana okay lang si Jenny. Kawawa naman siya, no? Palagi siyang malungkot. Si Jenny. Bakit? Sumali kayo! Papa! Paano na to? Ah! 10 minuto na lang! Wala nang oras magpaliwanag kahit makita ko siya! Pinatagalan ako, ha? Huh? Jenny! Nasaan na sila? Paano ko siya kakausapin? Hindi siya maniniwala pag ganito ang itsura ko! Wala na akong oras! Paano ko kaya siya ang mapapaniwala kaagad? Anong gagawin ko? Paano? Alam ko na. Teka. Jenny! Ha? Si Eugene nga ako! Ha? Ang lakas mo talaga sa muntok! Sakit nun ah! Si Eugene, imposible yata yun ah! Ikaw na ba talaga yan, Eugene? Ako nga, magtiwala ka sa akin. Jenny, makinig ka. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Hindi ako makapaniwala, pero ikaw lang naman, Eugene, ang gumagawa ng ganun sa akin eh. Ha? Eugene, sa mga salita at ikinikilos, ikaw nga ang Eugene na matagal ko nang nakilala at naging kaibigan. Sandali. Mamaya ka nalang umiyak pag nakaalis na ako dito. Ah, oo. Pero bakit ganon? Ayoko rin naman sumalig sa katawan na to. Pero ito lang ang paraan. Jenny, malapit na ang taning ng oras ko. Ha? Kinakailangan ko nang umalis sa katawang ito bago mawala ang araw. Jenny, babalik ako. Huwag mong palilibing ang aking katawan. Babalik ako, magtiwala ka lang. Hintayin mo ako, Jenny. Jenny, sundin mo sana ang sinabi ko. Kailangan ko nang umalis. Hintayin mo ako, Jenny. Oo, maghihintay ako. Eugene! Paalam sa'yo, Jenny. Ha? Huh? Teka, ano nangyari sa akin? Ba't ako nandito? Ha? Huh? Ha? Huh? Ah, hindi ko sinasadya! Bakit? Ano ba nangyari? Labo naman! Ha? Tita Victoria, makinig ka sa sasabihin ko. Si Eugene! Si Eugene nandun. Ha? Binuksan ko ang kabaong niya para tinan siya ng huling beses. Pero talagang hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Eugene sa akin. Hindi totoo ang lahat na ito. Ha? Tumitibok. Tumitibok ang puso niya. Si Eugene! Buhay siya! Buhay! Ngayon, ligtas na ang katawan mo. Hindi na ito maililibing. Oo. Buhay. Buhay.
Buhay ang itlog. Ngayong araw na ito, kabutihan lang ang nagawa ko. Ewan ko, ang dami-dami mong nakaaway kanina. Huh?